kahit hindi pa sila nagda-dry mga kabayan ay talagang inaalis ko na sila kasi yun nga kailangan natin tanggalin stalk or flower ng ating mga succulents para Hello everyone! Welcome back to our channel, Kabayan Amor! Kumusta po tayong lahat mga kabayan kong plantito at plantita? So, happy weekend po sa ating lahat and happy planting! So, for today's vlog mga kabayan, yung nakikita nyo po sa aking harapan ay yung iilan lamang po sa mga succulents ko na medyo natira na nag-bloom kasi yung iba ay yung nakikita nyo sa ating Facebook page, Kabayan Amor, ay na-post ko doon yung mga ilang flowers ng ating succulents na pinangtanggalan ko na sila ng flowers or tinanggal ko yung mga flowers nila. So now ay sila po yung medyo natira and then mayroon pang iba, medyo marami-rami pa. Yun nga lang, sila lang po yung nagkasya dito sa aking table which is yung usually na natira na may mga flower pa ay yung mga malalaki na po mga kabayan. Although yung pinakamalaki natin na succulents yung Echeveria corylax, yung may pinakamalaki talaga siyang flower na red which is yung na-picture natin sa ating Facebook page, Kabayan Amor. And then ginawa ko siyang DIY doon sa ating Kabayan Amor din na twig. So yung ibang dried flowers po dyan ay nanggaling po doon sa ating dry flower ng ating curly locks na Echeveria. So now, ang gagawin ko po dito mga kabayan ay tatanggalan or ikakat ko na po yung mga flowers nila. So, bakit nga ba kailangan ko or nasanay na ako na ikakat ko yung mga flowers ng aking mga succulents? And I think ano po talaga siya, advisable talaga na once yung flower ng inyong mga succulents mga kabayan ay nagda-dry na, ay kailangan talaga nating i-cut off kagaya ng pagka-cut off natin sa mga plastic natin ng mga kaibigan. So, di ba may mga plastic tayong mga kaibigan. So, kailangan mag-learn tayo kung paano natin sila alisin sa ating buhay. So, ganon. So, kagaya ko, ang dami kong Facebook prints before umabot siya ng 1,000, but marami akong natutunan, yun nga, kailangan nating mag-adjust or kailangan nating i-let go yung mga, kumbaga in short, wala na tayong connection sa kanila, so yung FB prints ko ngayon ay nasa 99 less na lang po yun. So from 1,000 up or more than 1,000 ay nasa 99, so nasaan na yung, hindi ko na alam po nasaan na tayo, no? So anyway, yun lang po siya relate. So, kailangan natin tanggalin ng flower ng ating mga succulents para maibalik natin sila sa sigla, maibalik natin yung pagkaano nila, pagka looking fresh nila. So kagaya lang din ng hair. For example, buhok ng tao kapag humahaba na, so may time talaga na hindi sa bagay sa'yo ang mahaba. So kailangan mong gupitin, diba, para magiging look fresh and young again, no? So like this one, so tatanggalan natin yung ating mga succulents na nandito sa ating harapan, so ikakat natin yung mga flowers nila, so hindi nyo nakikita yung banda dito. Ayan, so forward natin yung ating camera ng kunti. Ayan, okay na. So ang reason ko po mga kabayan kung bakit sanay akong mag-cut ng mga flowers ng aking mga succulents kasi hindi pa sila dry or minsan yung iba ay hindi pa talaga nag-bloom lahat, ay talagang kinakat ko na yan sila para yung mother plant natin ay babalik yung kasiglahan, babalik yung pagiging ano niya, yung energy niya. Kasi kung hahayaan lang po natin yung flowers na for ganyan, yung kumbaga hindi na ako happy na ganito yung flowers niya, so kailangan ko siyang tanggalan para yung energy niya ay hindi mapupunta lahat dito sa
flower. So yan po ang reason kung bakit natin tatanggalan talaga ng flowers yung ating mga sukulent. Kung hindi mo pa sila napagsawaan, mga kabayan, for example, mas nagagandahan ka pa sa kanila, so okay lang yan. Okay lang yan, lalo na pag first time mong nakita mo yung isang halaman mo na nagpa-flower, mostly succulents, pag first time mo pa lang talaga na nakikita, no? So talagang kinikilig ka, kinikilig ka once, kahit hindi pa siya totally humahaba, hindi pa siya nagiging ganito. Pag may nakikita mo lang nga yung possible pa lang na ganito, ayan, so at first time mo pa lang talaga nakikita, so I feel you po na kinikilig po kayo, excited kayo na makita yung bloom, di ba? So for me, sanay na ako sa kanila kasi minsan twice a year sila nagpa-flower, every 3 years sila, lalo na yung aking topsy-turvy, minsan 3 times po yan sila nagpa-flowers a year, and then itong ating elegance blue. So ito yung mga lagi talagang nagpa-flower, like ghost plant. So yung ghost plant ko ay wala na po yung flower. So anyway, yun ang aking rason kung bakit ko talaga tinatanggalan ng flowers yung aking mga succulents, mga kabayan. But sa nasabi ko na, kung hindi ka pa nagsasawa, so hayaan lang, just enjoy lang sa panonood ng flowers ng inyong mga succulents. And then huwag nyo pong kalimutan na once na mag-dry at napagsawaan nyo na po, nag-dry na yung flower, so huwag nyo pong kalimutan na tatanggalin yung ganito stock niya, mga kabayan, para yung mother plant niya ay babalik po sa healthy, and then yung energy niya ay hindi mapupunta dito sa stock ng ating flower, and then kundi pupunta siya dito sa body niya, and then yung energy niya ay susupport din doon sa mga offset na nandito sa baba. So yan po ang pinaka main reason ko kung bakit talaga kinakat ko yung mga flowers ng aking succulent, mga kabayan. So ang una nating tatanggalan, parang show din ba, ang una nating tatanggalin, so gusto kong ibaba muna yung iba para makikita talaga natin sila, yung mga medyo malalaki na natira dito. And then habang ginugupit natin siya, mga kabayan, so ito na muna yung mga maliliit ang unahin natin, no? Ang stalk niya, and then yan lang po yung flowers niya, mga kabayan. So lahat ng energy ng mother plant ay maakyat po dito, so kailangan natin siyang tatanggalin para hindi po pumapayat yung ating mother plant. So yan po ang aking rason. So dito tayo mag-start sa ating topsy-turvy. So topsy-turvy, ang dami ko ng flowers ng topsy-turvy, mga kabayan. So ito yung ating isa sa mga offset propagation natin, yung pinaka-giant na topsy-turvy ko before na pinopropagate natin. So ito yung head niya, yung pinaka-head talaga, and then yan, nagpa-flower na po siya, mga kabayan. And then this one naman is isa sa mga offset na kasama dito. So malaki na po siya, mga kabayan. Ang bilis lang po nilang naglaki talaga. So gugupitin na natin. So malinis po yung aking gunting. Always kong sinasabi that okay lang po kasi flower lang naman po yung gugupitin natin. And then always ako may basket na lalagyan natin sa ating mga cuttings, kagaya ng ginawa natin doon sa ating jade plant kapon. So since wala na siyang flower, no, ibababa natin siya, and then i-compare natin yung looks nila with flowers and without flowers. So next one ay itong ating head. So try your best lang, mga kabayan, na maabot nyo talaga doon sa pinakadulo ng kanyang stalk ang pagkakat nyo. Pero pag nahirapan, okay lang, but try your best lang talaga na doon nyo siya makakat sa pinakadulo. And then next one ay itong ating supreme na ghost plant, mga kabayan. So supreme, yung supreme na ghost plant at saka yung ating elegance blue ay similar lang po sila ng flower, but this one is pink and this one is yellow. So mamaya i-compare natin yung mga flowers nila, and then itatry ko yung best ko na ma-recognize ko sila kung anong succulent sila, mga kabayan. Next one ay itong ating Allohumilis, which is na-feature ko rin siya before. So, second time na po niyang pag-blow, mga kabayan. And then, yun, yan po yung flower niya. So, hindi ko siya gusto. And then, kung napapansin niyo po,
Ayan yung flower niya. And then, yung mother plant natin mga kabayan ay pumapayat na siya. Kasi yun nga, mataba yung stalk niya. Lahat ng energy from here ay umaakyat talaga dito. Kaya tingnan niyo po, medyo mataba po yung stalk niya mga kabayan. And then, tatanggalin natin siya. As nasabi ko rin before na once na mag-dry na po ang flower nito ay i-uproot ko siya and then tatanggalin ko po yung mga ano niya, yung mga opsit niya kasi nagsisiksika na po sila dito and then marami na po talaga siyang opsit mga kabayan. Then nung nabili ko siya, isa lang po yung heads niya and then ngayon ay more than 5 na po. And never ko pa siyang na-repot mula nung nabili ko siya. So same pot pa rin siya mga kabayan. Same pot pa rin siya nung nabili ko. Ayan. Yung ating aloe humilis. Sobrang taba po ng stalk niya mga kabayan. And then next one ay itong ating elegance blue. Yan, so ito po yung pinaka mother sa lahat ng elegance blue ko ngayon kasi marami na akong elegance blue which is may flower din sila doon. Which is propagation ko lang din po, left propagation from this na elegance blue. Yan, so pinakamatanda na ito mga kabayan. So napapansin nyo po yung body niya ay same kulay na lang po ng ating kawayan na nilalagay ko dito kasi mabigat po yung head niya and then medyo magbe-bend po siya kung hindi ko siya lalagyan ng stick dyan. So yung